Ano ba yung mga in-in ngayon post-pandemic? Actually, yung mga in ngayon, hindi na mawawala yung minimalist. Yun talaga, hindi mawawala. Kasi medyo mas tipid din pag minimalist. Tapos ang ganda lagi ng itsura. Pero since nagka-pandemic, yung mga natutunan namin, yung mga up-and-coming designs ngayon, more on sa ano, future-proofing homes na. Future-proofing? Sa, bago yan. So, bunker. Kailangan mga bunker, gano'n? Yung parang kumbaga, ano bunker? Naman. Future-proofing to? Opa, end of the world na kasi. Pwede. Sobrang advanced. Opa, end of the world. Parang ganun nga. So parang future-proofing, what is that? Parang, kumbaga, nire-ready kayo sa any sa catastrophe. Yes. Kunwari, bumagyo. Kasi ngayon, meron na mga gates na kaya i-seal lahat. Yung hindi papasok yung mga tubig. Yes. Or di kaya mga storage spaces. Siyempre, kung mabaha kayo, alam nyo na yun. Kumbaga, yung mga storage spaces nyo, iaangat nyo na. Kumbaga, gagawan nyo na ng paraan na kaya niyo na i-weatherproof yung homes niyo. At the same time, iwas na rin yun sa mga future sakit sa ulo. Siyempre, nasisira to, yung mga ganyan. True! Yung mama ko dati, yes. Ginawa ng stage yung piano namin kasi binaba. Oo! Para yung piano ba? Oo! Tumataas pa rin yung baha. Parang 10 tao kailangan mo para akit yung mga piano, di ba? Totoo! But honestly, totoo yan. Kasi ang nagpapagawa ng bahay dati, after 2 years, sira-sira, may mga sakit na sa ulo. At hindi yan na-factor in. Kasi di ba pag nagpapagawa tayo, pag tinanong anong tubo gagamitin, yung mas mura na. Ganon tayo, di ba yung nakikita yan? Pero hindi. Kaya mo nga binibili yung quality, eh parang hindi tumagos yan at tumulo in the long run. Hindi na ma-factor in yan. Tsaka yung mga nagpapagawa. Diba? Yung quality control ng mga pipes na yun. Oo. Nung may lockdown, uso yung team puti, team kahoy. Mm-hmm. Pero gets ko rin yung minimalist kasi nga, ano siya, parang nakakaganda ng pakiramdam. Mm-mm, kasi diba? Maaliwalas. Oo. So ngayon, para sa mga, well, here in the Philippines, lagi maliit yung mga espasyo natin kadalasan for the average Filipino. Ano yung tips na gusto mong sabihin sa kanila? Kasi ang nangyayari, ano diba, yung speaking of storage, store din tayo ng storage. Mm-hmm. Charot, di na tinatapon. Mahilig ang Pinoy mag-collect. Oo, mag-collect. Mga diploma mula very kinder. Very sentimental, mga Pinoy. Mga ayaw pa kawalan. How do we go about it? And honestly, pag nagpapagawa ng bahay, walang storage space. Eh, walang storage room, day. Oo, mm-hmm. Yung pusa kayo matutulog, nandun nakasabit. So, paano yun? Anong tips nyo doon? Meron po tayong tatlong paraan upang mas maaliwalas makita yung mga nakakalat natin. Like, for example, number one, wag po tayong mag-display ng mga abubot sa bahay. Ugaliing itago ito. Mag-invest po tayo sa storage. And number two, mag-invest din po tayo sa pintura. Kailangan gumamit tayo ng light colors para mas mukhang maluwag yung space natin. And number three, meron po tayong tinatawag na negative spaces. Like halimbawa, meron tayong blank area sa wall natin, pwede tayong maglagay ng mirror doon kasi nagbibigay po ito ng illusion na mas lumuluwag yung space. Oo.